Pamilyar ka rin ba sa insektong ito na kung tawagin ay mantis o samba-samba? Tama ka sa iyong nakita. Napatay nga ng samba-sambang ito ang isang ibon na higit ngang mas malaki kesa sa kanya. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang naiibang mga abilidad, kakayahan at kaalaman tungkol sa insektong ito na kilalangan natin bilang samba-samba at kung ano-anong hayop ang kaya nitong tapatan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakakita ka na ba ng insektong ito na mantis o samba-samba? Ito ay isang insekto sa hanay ng mga Mantidea na binubuo nga ng mahigit sa 2,400 klase. Matatagpuan ang mga samba-samba sa halos lahat na bahagi ng mundo, maliban sa mga lugar na mayroong polar o subpolar na klima. Ang samba-samba ay kauri nga o malapit sa pamilya ng mga ipis at termites. Ang mga mantis ay isang magaling na insekto na halos wala ngang inuurungan o kinatatakutan. Nabubuhay sila ng mahigit sa 1 taon matapos nilang manganak o magparami. Ang mga babaeng samba-samba ay sumasayaw sa tuwing maghahanap sila ng mga lalaking samba-samba. At pagkatapos nga nilang magparami ay saka niya ito kakainin o papatayin. Ang mga mantis o samba-samba ay handang lumaban sa kahit anong makaharap nito, maliliit man o malalaking insekto, mula nga sa kanilang mga uri, mga uod, palaka at maging ahas man yan, ibon at pusa. Ganyan kabangis ang mantis. Nagtataglay ito ng 2 malalaking paa sa harapan na mayroong mga spike o tinik na ginagamit nga nila upang hawakan at pigilan ang kanilang mga kalaban. Mayroon din silang malatriyanggulong ulo na may kakayahang umikot ng hanggang 180 degrees kung kaya naman nagagawa nilang makita ang halos lahat ng nasa paligid. Habang hindi sila nagahunting o nanghuhuli ng kanilang makakain, ang kanilang mga kamay sa unahan ay nakalupi o nakatiklop na animo nga ay nagdarasal. Kung kaya naman binansagan nga rin silang mga praying mantis. Mayroon din silang kakayahang mag-camouflage at sumabay sa simoy o ihip ng hangin. Ang mga samba-samba tulad ng paniki ay mayroon ding echolocation capability upang kahit sa dilim ay hindi sila bumangga sa mga bagay-bagay sa paligid habang sila ay lumilipad. Mahilig kumain ang mga mantis ng mga insekto o hayop na kanilang mabibiktima habang ito nga ay humihinga pa. At kung makawala man ito ay tiyak na matindi na ang taglay nitong pinsala. Narito ang ilang mga sagupaan at mga tunggalian na kinabibilangan at kinasasangkutan nga ng mga samba-samba.
sa inyong lugar? Marami pa bang samba-samba? Ano ang lokal na tawag ninyo sa insektong ito? Dahil sa amin, ito ay tinatawag na samba-samba o sasamba. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.